Verdi by Avril. Chapter 8. Kinabukasan. Pagtapos kumain nila Ransel ay agad silang umalis at pumunta sa pagdadausan ng photo shoot nila Sofia at Thea Pigo dating nila. Mama, ang ganda naman po ng dress ko Violet na may pagka-pink sa ad ni Thea. Ganun talaga, alam kasi ni Mama paborito mong kulay sa ad ni Sofia. Mag-start na kayo, mag-krilang muna ako sandali sa ad ni Ransel. Saka umalis. Habang naglalakad si Ransel, nagulat siya nang makita si Arthur at ang mga staff nito na mukhang pinapagalitan nito. Napahinto naman si Ransel habang nakatingin sa kanila. Maya-maya lang ay maglalakad na sana ito nang biglang itong matapilok, kaya ito not ambushy asterisk key sa ad ni Ransel. Napatingin naman sa kanya ang mga staff ni Arthur at ganun din si Arthur nang biglang dumating si Sofia at tinulungan tumayo si Ransel. Mama, are you okay? Tanong ni Sofia. Yes, saad ni Ransel. Napatingin naman si Sofia kay Arthur. Holly, ka na po, masamahan na kita sa Chris. Saad ni Sofia, wag na, bantayan muna lang dun si Thea. Saad ni Ransel. Sanit po, saad ni Sofia. Saka umalis agad naman pumunta ng Chris si Ransel. Maya-maya lang nang makabalik na siya ay nakita niya si Thea na nag-photoshoot, habang si Sofia naman ay nakikipagkwentuhan sa isang lalaki. Agad lumapit si Ransel kay Sofia. Masisiyan nga po pala, saad ni Sofia. Nagpaalala lang, 15 ka pa lang, 3 years pa, saad ni Ransel. Agad naman napatingin sa kanya ang binata. Hi po tita, saad ni Zian. Ilang taon ka na? Tanong ni Ransel. 15 po tita, magalang, saad nito. Ah, nag-photoshoot din kayo ng kapatid mo? Tanong ni Ransel. Yes po tita, saad ni Zian. Nang biglang dumaan si Arthur sa harapan nila kasama ang secretary nito. Sir, may appointment ka po mamayang 2:30 PM, saad ng secretary. Okay, saad ni Arthur. Agad naman napatingin sa kanya si Ransel nang biglang magsalita si Zian. Tita, pwede po ba ako pumunta sa inyo? Inaaya po kasi ako ni Sofia, magbake po kami ng cake, saad ni Zian. Sige, okay lang, saad ni Ransel. Habang si Arthur ay napatingin sa kanila, mama, pwede ko po ba siya puntahan, saad ni Sofia. Sanage, nak 3 year din naman kayo hindi nagkita, saad ni Ransel. Agad naman tumango si Sofia at punta sa kinaroroonan ni Arthur kasama si Zian. Papasaad ni Sofia sabay y asterisk cup kay Arthur, habang ang secretary naman ni Arthur ay nakatingin lang at hindi makapaniwala. Do you miss me? Tanong ni Arthur. Yes po papa, saad ni Sofia. So who is that man, your boyfriend? Saad ni Arthur. No po papa, kaibigan ko po si Zian. Saad ni Sofia. Hi po tito, saad ni Zian. Agad naman tumango si Arthur. Where is Thea? Tanong ni Arthur. Nasa photoshoot pa po, next week nga po pala papa, birthday ni Thea. Punta ka po, saad ni Sofia. Okay, saad ni Arthur. Nang biglang lumapit sa kanila si Ransel. Nak, ikaw naman daw kukunan, saad ni Ransel. Okay po Zian, Holly ka na, saad ni Sofia. Nang biglang hawakan ni Zian ang kamay ni Sofia. Zian, bitawan mo kamay ng anak ko, saad ni Arthur. Pwede naman kayo maglakad ng hindi naka-holding hands, saad ni Ransel. Agad naman binitiwan ni Zian ang kamay ni Sofia. Mama, papa, overprotective niyo po, saad ni Sofia. Hey, is gusto mo kurutin kita land asterisk nyo? Ako nga nung kasing edad mo, kuni isang kamay ng mga manliligaw ko, hindi dumampi sa palad ko eh, saad ni Ransel kay Sofia. Sofia, sundin mo na lang yung mama mo, saad ni Arthur. Okay po, saad ni Sofia. Saka umalis kasama si Zian. So kamusta na, nagbago ka na ba? Tanong ni Ransel kay Arthur. Yes, after 3 years nagkita ulit tayo. May bagong asawa ka na ba? Saad ni Arthur. No, balita ko, hinihintay mo daw akong bumalik. A, kaya hindi ka pa nag-aasawa or nag-girlfriend? Saad ni Russell. How do you know that? Saad ni Arthur. Yan secretary mo, do you miss me? Saad ni Ransel. Yes, saad ni Arthur. Nang biglang sumingit ang secretary ni Arthur. Sir, kin Ansel po ni Mr. Omar, ang meeting nyo may importanteng pupuntahan daw po kasi siya, saad nito. Okay, saad ni Arthur. Agad naman umalis ang secretary ni Arthur nang biglang lumapit si Thea. Kila Ransel at Arthur, papa, saad ni Thea sabay y asterisk cup ka Arthur. I miss you papa, saad ni Thea. I miss you too, saad ni Arthur. Mama, papatingnan nyo po si ate Sofia. Kala mo po nag-blush, saad ni Thea. Ganyan talaga pag kinikilig na ikaw Arthur. Kilala mo ba yan si Zian? Tanong ni Ransel.
Yes, her father is my best friend. Saad ni Arthur, sino si Mr. Salazar? Tanong ni Ransel. Yes, naaalala mo pa Paul name nun. Saad ni Arthur, malamang hindi naman ako ulyanin. Saad ni Ransel, mama, papalapitan po natin sila. Saad ni Thea, agad naman napatingin kay Ransel si Arthur gay. Saad ni Ransel, agad sila lumapit kay Sophia, anak, nagbiblush ang mukha mo. Saad ni Ransel, Sophia 3 year pa. Saad ni Arthur, ate, mukhang kinikilig ka. Saad ni Thea, ano ba mama, papa, magkaibigan lang po kami ni Zion, diba? Saad ni Sophia, opo, tito, tita, magkaibigan lang po muna kami. Saad ni Zion, nang biglang lumapit sa kanila ang photographer, madam, family picture naman po. Saad nito, okay Arthur, sumama ka sa picture. Saad ni Ransel, no. Saad ni Arthur, nang biglang siya titigan ng masama ni Ransel, sige na po papa. Saad ni Thea, okay fine. Saad ni Arthur, kinagabihan nang makauwi na sila, Ransel, mama, pasok na po kami sa kwarto. Saad ni Sophia, wait Sophia, tulungan mo ko magluto. Saad ni Ransel, okay po mama. Saad ni Sophia, habang nagluluto sila, Sophia Elaine Monteverdi, abot-abot yung ngiti mo. Saad ni Ransel, mama naman, hindi ba pwedeng masaya lang po ako dahil nagkita po kami ni papa. Saad ni Sophia, hindi yun nababasa ko sa mata mo. Saad ni Ransel, mama, kaya mo po magbasa sa mata, ang galing mo naman po. Saad ni Sophia, Sophia Elaine Monteverdi, wag mo ibahin ang usapan, halatang halata, kinikilig ka, tandaan mo 15 years old ka palang, wag ka munang lal and asterisk 3 years pa na ko, pag nalaman kong lam and asterisk ka, kukurutin talaga kita sa singit. Saad ni Ransel, mama naman, ni alam ko naman po na mabukas nga po pala pupunta si Zion, magbake kami. Saad ni Sophia, haste, sige. Saad ni Ransel, kinabukasan, mama, nandito na po si Zion. Saad ni Sophia, hi po tita. Saad ni Zion, low. Saad ni Ransel, mapunta na po kami ng kusina. Saad ni Sophia, sanage. Saad ni Ransel, aga naman punta ng kusina sila. Sophia at Zion, mama, punta lang po ako ng kitchen, kukuha lang po ako ng chocolate. Saad ni Thea, sanage, nak, ay nak, pagkakita mo si ate mo na parang kinikilig, apakan mo ang paa. Saad ni Ransel, sanage po mama, masayang. Saad ni Thea, saka pumunta ng kusina habang si Ransel naman ay nasa sala at nililigpit ang mga laruan ni Thea, nang biglang may nagdoorbell kaya agad binuksan ni Ransel ang pinto. Pwede ko bang makita sila, Sophia at Thea? Walang emosyong saad ni Arthur, malamang pasok ka. Saad ni Ransel, agad naman sumunod si Arthur. Sophia, Thea, nandito papa nyo. Saad ni Ransel, agad naman lumabas si Thea sa kusina. Papa, saad ni Thea, sabay y asterisk cap, mama, papa, si ate po kilig na kilig sa kusina. Saad, Thea, sinunod, may ba sinabi ko, nak? Saad ni Ransel, yes po mama, inapakan ko po siya, saka po ako tumakbo. Saad ni Thea, natawa naman si Arthur sa sinabi ni Thea. Maya maya lang ay lumabas na ng kusina si Sophia kasama si Zion. Papa, saad ni Sophia, sabay y asterisk cap kay Arthur, hi po tito. Saad ni Zion, ano ginagawa nyo sa kusina? Tanong ni Arthur, nagbake po ng cupcake. Saad ni Sophia, agad naman tumango si Arthur. Tita, pwede po ba kami magsini ni Sophia kasama mga friends namin? Tanong ni Zion, may movie room kami dyan, gusto nyo dun kayo manood? Saad ni Ransel, mama naman, ibilis na po, payagan muna po ako. Saad ni Sophia, no. Saad ni Ransel, papa o si mama? Saad ni Sophia, agad naman tiningnan ng masama ni Ransel si Arthur. Sundin mo na lang yung mama mo. Saad ni Arthur, ano ba yan? Saad ni Sophia, okay lang po dyan na lang po kami sa movie room nyo. Saad ni Zion, saka sila bumalik ng kusina ni Sophia. Ano ba yung anak natin? Hindi naman ako ganyan kahar asterisk tinong dalaga pa ako. Saad ni Ransel, hiist. Saad ni Arthur, papa, pwede po ba tayo mamasyal bukas? Tanong ni Thea. Sige, san mo ba gusto pumunta? Tanong ni Arthur. Sa mall po. Saad ni Thea, okay, mag-mall tayo bukas. Saad ni Arthur, mall na naman para makabili ng mga bagong laruan. Saad ni Ransel, mama, birthday ko naman po, isama ka po bukas mama. Saad ni Thea, sanage, nak. Saad ni Ransel, nang bigla sila nakarinig ng malakas na tawanan sa kusina kaya agad silang sumilip, at doon ay nakita niya si Sophia at Zion na nagtatawanan. Alam mo ang ganda mo pag nakangiti, saad ni Zion, talaga thanks. Saad ni Sophia, habang si Arthur at Ransel naman ay palihim silang tinitingnan ang land asterisk ng anak natin, no. Saad ni Ransel, nagmana ata sayo, walang emosyong. Saad ni Arthur, aba sir, old ka, ikaw nga habol ng habol sakin dyan. Saad ni Ransel, because I love you. Saad ni Arthur, nang bigla ulit silang napatingin kila Sophia na ngayon ay nasusubuan ng cupcake.
Ano ba tong anak natin ang rupok samantalang ako nung nililigawan ako dati wala ako sinagot ni isa eto ring lalaking to parang puro papuri lang alam next niyang pangakong bal ikaw tas next niya manluloko na yan maghahanap na yan ng iba sa Admiransel tinaparinggan mo ba ko tanong ni Arthur. Yes bab ero ka kasi. Kaya pag niloko ng lalaking yan ng anak natin sisiguraduhin kung nakabaon na siya sa hukay sa Admiransel I know ayaw mo lang mangyar sa anak natin ng nangyar sa marriage natin sa Admi Arthur buti alam mo sa Admiransel. Do you still love me after all? Tanong ni Arthur hindi ko alam sa Admiransel paku kinabukasan. Maagang pumunta si Arthur sa mansyon ni Ransel at nagdoorbell agad naman binukasan ni Ransel ang pinto na gulat niya nang makita si Ransel na naka-bathrobe agad umiwas ng tingin si Arthur at dumiretso papuntang sofa at umupo bakit may dumi ba mukha ko tanong ni Ransel. Magbihis ka ng maayos malamig saad ni Arthur. Nagbibihis na sana ako kaso nagdoorbell ka at bakit ayaw mo ba ko tingnan kala mo naman hindi mo nakita saad ni Ransel magbihis ka na saad ni Arthur. Tingnan mo muna ako saad ni Ransel agad naman siya tiningnan ni Arthur magbihis ka na saad ni Arthur nang bigla umupo si Ransel kay Arthur bakit ba ang sensitive mo tanong ni Ransel magbihis ka na dun saad ni Arthur nang bigla siya yak asterisk fin ni Ransel. Ang word mo saad ni Arthur agad naman umalis si Ransel at nagbihis maya maya lang ay lumabas na ng kwarto si Ransel at ganun din ang mga anak nila alis na tayo saad ni Ransel. Okay saad ni Arthur fast forward pagdating nila sa mall mamabili po tayo ng makeup saad ni Sofia okay bakit gusto mo mag makeup nagtanong ni Ransel. Opo gusto ko po matuto mag makeup e saad ni Sofia agad naman tumango si Ransel pagdating nila sa bilihan ng makeup nak maganda to lip pencil tas pagbukas lip tint saad ni Ransel ay oo nga po matry po natin saad ni Sofia sige saad ni Ransel sabay kuha ng kamay ni Arthur what are you doing tanong ni Arthur tatry ko kung makapalba saad ni Ransel bakit kailangan kamay ko tanong ni Arthur ayaw mo saad ni Ransel sabay titig ng masama kay Arthur okay fine saad ni Arthur agad naman napangiti si Ransel pagtapos nila mamili ay agad silang pumunta sa toy store mama. Samahan ko lang po si Thea saad ni Sofia. Sige saad ni Ransel agad naman kumuha ng laruan si Thea kasama si Sofia trip ko mag ice cream yung chocolate na may topping saad ni Ransel sabay tingin kay Arthur okay I buy you saad ni Arthur saka umalis para bumili pagbalik niya eto na saad ni Arthur sabay abot ng ice cream thank you saad ni Ransel maya maya lang pagtapos nila mamili mama papapunta po tayo sa park saad ni Thea okay saad ni Arthur. Pagdating nila sa mansyon alis na ko saad ni Arthur. Gay ingat saad ni Ransel agad naman tumango si Arthur at umalis maya maya lang mab ang nasa kwarto niya si Ransel ay biglang tumunog ang phone niya agad niya naman yun sinagot lobes saad ni Sheila. Bakit bes tanong ni Ransel? Mamaya alis tayo kasama sila Chantal at Michelle saad ni Sheila gay saad ni Ransel sabay pat asterisk why ng phone.